kasi Diyos, dahil sa laki ng farm na to, hindi ko kayang lakarin. Gagamitin ko to, iikutin ko tong 28 hectares. Let's go! Grabe, ang lawak. Panibagong episode sa araw na ito, mga kasityos. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, November. Hindi ko alam kung anong date, basta November ngayon, mga kasityos. Nandito ako sa isang farm sa Along, dito lang sa Mayrizal, sa Antipolo, mga kasityos. Mga kasityos, ang farm na ito, mga kasityos, ay sinlawak ng 26 hectare daw, mga kasityos. So mga kasityos, itong farm na ito ay may mga iba't ibang alaga na dito lang matatagpuan at dito lang daw makakatikim ng pinakamasarap na manok sa farm na to, mga kasityos. Yung mga kasityos, isusurprise ko sa inyo kung sino ang may-ari ng farm na to. Kaya mamaya, tatanungin po natin kung ano, kung paano inaalagaan ang mga ito. Lakitan nyo, mga kasityos, mga native po yan, native na hindi natin alam kung ibinrid, kung paano nila ibinrid ang mga alaga na to, mga kasityos. Yung mga kasityos, mamaya tatanungin po natin yung may-ari, yung nag-aalaga nito, para malaman natin kung paano sila mag-breed o mag-alaga ng mga hayop sa farm na ito, mga kasityos. Tara na! Let's go! Ako na ngayon ang farm na ito, mga kasityos. At sinisiguro ko sa inyo, walang hindi nakakakilala sa may-ari nito dahil ito po ay mga legendary dito sa Rizal, sa Antipolo, mga kasityos. At siya na rin nag-aalaga. Tatanungin natin siya dahil sa pagkakaalam ko, mga kasityos, siya po talaga sila, siya mismo ang nag-aalaga ng mga hayop dito, kung ano-anong hayop na alaga nila. At may mga diskarte silang ginagawa, mga kasityos. Tatanungin natin yung may-ari, mga kasityos, kung paano diskarte nila at kung bakit napakasarap ng mga karne ng mga to. Mga kasityos, palakpakan po natin, Boss AJ Sumulong! Yay! Ako, mga kasityos, matagal pong nanahimik ang si Boss AJ ang mga sumulong. Pero proud po ako, mga kasityos, kasi na-invite niya po ako, nagtiwala po sa YouTube channel ko. Na-invite niya ako, na-vlog ko po siya. Sir, magandang hapon po. Maraming salamat at naging welcome po ako sa farm ninyo. Na-interested lang po ako dahil alam po, ang balita ko po, marami na rin kayong tinutulungan na mga constituents, mga nasasakupan sa Antipolo na dito sa inyong mga alaga na ang balita ko, nagbibigay kayo para mga alaga sila. Sir, gusto ko pong malaman, para malaman po natin mga subscriber, malamin ang ating mga viewers, kung ano po ang inyong mga ginagawa, paano ang discard sa pag-aalaga. Maraming salamat, Chairman Dan, opo, sa pagbisita mo dito sa aming farm para alamin kung anong ginagawa namin dito sa pag-aalaga namin sa iba't ibang mga hayop dito sa farm namin. Unang-una, dito sa nakikita natin, meron tayong mga tinatawag nilang mga native na baboy. Itong native na baboy natin, medyo matagal pong na pabayaan at na neglect ang
ang indigenous na lahi ng baboy natin dito sa Pilipinas. Opo. So ang ginawa po natin ay namili po tayo ng magagandang foundation breeding stock. At ginawa natin, nag-upgrade tayo ng breeding sa mga native. So ang ginawa natin ay dalawang pamamaraan. Unang-una, nag-import tayo ng similya ng ibang lahi ng baboy. Yung pinili po natin na lahi ay yung tinatawag nilang Berkshire. Berkshire? Berkshire, Berkshire. Yes. Baboy din po yun? Baboy yan, ah, yes. Baboy. At yung pinanggalingan po ng Berkshire na yan ay galing po sa UK. UK? Yes. United Kingdom, napakalayo, no? Yes, yes. So yung lahi ng baboy na yon ay isang breed na mostly pagalaran din. Ah, pagala, parang hindi lang hindi sa alaga din. Yes, yes. So pero kinikilala talaga yung breed na yan na napakasarap ng karne. Now, ang history niyan ay yung royal family ang nag-aalaga ng baboy na yan. Ah, talaga? So yung pagkasikat ng lahi na yan, yung ginawa nung royal family na yon, nagregalo sila sa emperor ng Japan nung breed nung Berkshire. Tapos inalagaan ng emperor ng Japan at natuwa sila sa lasa ng karne at sa Japan yun na yung pinakamasarap na karne ng pork or baboy sa kanila at ang tinawag nila doon sa karne nila ay kurobota. Kurobota. Yes. Pero sa atin po baboy pa rin yung pig. Baboy pa rin yun. Pero kasi itong lahi ng baboy nito bagamat makapal ang taba, yung pinakakarne mismo, meron din siyang mga taba sa loob. Okay. Eh, alam naman natin, ang nagbibigay talaga ng lasa sa mga karne ay yung taba. Taba. Eh, yung naging direction kasi ng breeding ng baboy sa industriya dati ay bawasan yung taba ng baboy. Kaya for a while, through the 80s and 90s, yung naging lasa ng baboy sa palengke, and actually worldwide, ay medyo naging matabang. Matabang. Dahil bawas yung taba. So yung ginagawa po natin dito ay nag-add tayo ng value sa native na baboy by crossing yung native natin dito sa Berkshire. Kasi po yung sa karne ng baka, yung pinaka-price na karne ng baka, yung tinatawag nilang Kobe beef, di ba? Ang equivalent niyan sa karne ng baboy, yung kurobota na karne. So, ang ginawa natin, para mag-survive itong Berkshire dito sa Pilipinas, ay kinross natin yan sa native natin. Kasi yung native natin, kahit na itali lang sa ilalim ng mangga, okay lang. Eh, napakatibay. Ulan, init, buhay na buhay sila. Hindi masailan, no? So, ginagawa namin ito mula noong 2006 pa. Until now? Until now. So yung sistema namin dyan, nag-import kami ng similya ng baboy. Similya. Frozen na similya. Tapos yung ginagawa sa industriya is frozen, is artificial insemination. So pagka nakikita namin na naglalandi na yung inahin, dinidefrost na namin yung similya, tapos ini-inseminate namin yung mga inahin. Kaya po kung makita ninyo yung mga baboy natin dito, napakalaki nila. Malaki talaga. So kung yung mga average size ng mga native na baboy dati ay nasa mga 40 to 60 kilos. Ito po, ilang kilo po? Hanggang 150 kilos. Dito, yung mga kasichos, umaabot siya. Kasi mga kasichos, kung makikita nyo po ng personal, ang lalaki. Kumbaga hanggang dito ang taas niya, malaki talaga. Tama yung sinasabi ni Boss LJ na umaabot pa ng 100 kilos. So, malaking bagay po. Eh, Boss, paano ho ito? Ito ba ay pang pambenta o paano ba sistema rito sa ganitong Yes, usually pambenta talaga ito, no? Nagbebenta kami ng pambreeder, nagbebenta kami ng lechon at nagbebenta rin kami ng karne sa mga wellness na tindahan. Na gusto lang. Yes. So medyo mahal din yung benta natin. So kung yung presyo ng baboy ay medyo mahal ngayon, yung presyo ng benta namin diyan bago pa nagpandemya. Yan na talaga yun. Mas mataas pa doon. Pero, doon kasi sa added value nung karne. So, ibang klase talaga to, tsaka ibang klase yung lasa. So,
pag dating ng panahon, Dan, pag may okasyon ka, sabihin mo na sa akin, re-regaluhan kita ng lechon para matikman mo naman itong... Uhan kita ng lechon para matikman mo naman itong... Wow! Maraming salamat. Lechon natin dito. Yan mga kasichos, nagpa-saging na si Basol J. Antay lang natin. So, yos, yung mga kasichos, boss, hindi lang naman ito yung alaga mo. Yan, narinig po ninyo yung mga explanation ni Basol J sa pag-breed. Ma-breed. Maganda mga kasichos, at saka hindi sa gaanong, kung nandito kayo, kasi pag mga breed na baboy, mabaho yung, ano niya, yung dumi. Pero dito mga kasichos, maano man siya, maamoy, pero hindi ganun ka-ano, kumbaga hindi nakaka-distract sa mga kapitbahay. Kumbaga, mag-alaga ka, hindi ka irereklamo kasi hindi siya mabaho, kumbaga tam-tama lang. Ito, boss, anong pagkain ito? Mga, yung gulay-gulay lang din? Walang pigs, yes. Yan? Yung ginagawa namin dyan sa pagkain, kinukuha namin sa mga groceries at sa palengke natin dito sa Antipolo, yung mga gulay at prutas na hindi na nila mabenta sa mga tao. Yung mga medyo overripe na, kinukuha na namin yun, tapos dinadala namin dito, sinasala namin, at ibinibigay namin sa mga baboy. Dinadagdagan na lang namin ng konting darap ng mais para madagdagan ng protina yung diet nila. Eh, sa ngayon po mga Boss LJ, mga ilang piraso po ngayon ang alaga niyo? Siguro yung alaga namin dito ay almost 200. 200? Yes. Kasama yung maliliit o iba pa? Kasama yung mga maliliit. Okay, kasama lang kasi. Naglilipat pa kami ng mga iba naming alaga dito. Okay. So, yung mga kasichos, kasi bukod pa rin, Boss, nakita ko ito kanina, mga kasichos, nag-ikot po ako. May mga alaga pa siyang manok na kakaiba na, di ba, kung makikita natin ang manok sa Pilipinas, dito po mga kasichos, iba yung manok nila. At interesado rin ako dahil ang manok daw dito mga kasichos, kinain mo, pinakamasarap sa buong mundo. Kaya mamaya tatanungin din natin. Ngayon mga kasichos, yun po yung spin ni Boss LJ mamaya. Ito po yung spin natin sa kanya. So, yan po yung mga breeding. Nakita po ninyo. Mamaya kukunan po natin. Para ipupulsat po natin mamaya. Para makita po ninyo kung gaano kadami ang alaga ni Boss LJ. At kung kayo pa mga katanungan, mag-comment na po kayo sa vlog na ito, sa comment section. Para masagot po kayo ni Boss LJ sa mga kagustuhan po. Baka may interesado po kayo mag-alaga. Masarap naman talaga pag breeding talaga. Kaya yung mga kasichos, Boss LJ, gusto ko ho, umikot pa sa farm na. Alam nyo mga kasichos, ang lawak nito mga kasichos is 26 hectare. 26 hectare mga kasichos, hindi ko na kayang ikutin yun. Basta kami, ito lang kami sa ikon sa may alaga. Kasi napaka lawak po mga kasichos. Yung mga kasichos, pupunta naman tayo sa kabilang alaga nila. Let's go!
kami ngayon sa manukan. Manukan naman kasi Diyos na. Ngayon lang ako nakahawak ng ganitong manok. At ito daw, ganito kaliit, pero kung hawakan yung mga kasityo, buong-buo ang katawan. Tapos umaabot po ito ng ilang kilo po? 1.7 kilos para sa yung binibenta yung puti, ano daw doon? Kal. Oo. Kal. Parang kal siya, pero mga kasityo, pero hindi siya kal. Talagang nakita niyo ang ganda. Sir, paki-explain po nito sa ating mga viewers na paano niyo po ito nabibreed din. Okay, ito, this is a Bantam Cornish na manok. Nag-originate ito sa America. Cross ito between a Cornish na manok with a white Plymouth Rock na breed. Kaya siya naging Bantam. Very prized yung karne nito. It's sold at 900 grams lang siya. So pagkaabot niya ng 900 grams kinakating na ginagawa ng karne at saka buong-buo talaga yung katawan niya. Hawakan mo ba naman eh? Oo. Iba talaga yung mga kasi klase. Chos, grabe. Buong-buo po sa yan. No? Kung mahawakan niyo po, maliit lang tingnan pero pag hinawakan niyo... Hawakan niyo po, buong-buo. Ganun po siya. Kaano, lalo pa't kung lalaki pa ito, mas malaki pa. Mm-hmm. O sisiksik pa siya. Sir, yung hawak, yung sir, hawak niyo sir, ano naman yan? Itong manok na ito, this originates from France. Mm-hmm. Ang tawag dito ay Bresse. B-R-E-S-S. S-E. Bresse. Bresse. Itong manok na ito, it's also a free-range chicken. Pero yung requirement nito ay kailangan medyo malawak talaga yung ginagalaan nito. This is considered to be one of the most expensive and also one of the most prized na karne ng manok sa buong mundo. Yung plano namin sa breeding namin ay i-cross itong dalawang lahi bukod sa pagpaparami nito at sa pagpaparami nito. So, gumagawa kami ng paraan para lang ma-improve yung karne ng both breeds. So, yan po ang eksperimento na ginagawa namin dyan. Dalawang klaseng types ng manok ang alaga namin dito sa farm. Meron kaming pangkarne, itong ang Cornish, at saka itong Bresse. And then, meron din kaming alaga ng mga manok na pang itlog. So, meron kaming mga alaga manok na naka-range lang, free-range lang, tapos nangingitlog sila. Yung mga lahi ng manok na yon ay iba't ibang klase rin, galing sa iba't ibang bansa. At yung pagpili namin naman sa kanila ay base sa kulay ng itlog na nililay nila. Kasi yung mga nakukuha namin na itlog ranges from brown to copper to green to blue. Tapos minsan may lumalabas pa kami mga itlog na may mga batik-batik. Okay. So para siyang ano lang, novelty na magkaroon ka ng isang tray ng itlog na iba-iba ang kulay. Ibang kulay. Pero yung lasa nun sir? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Lasa, nagtalo lang sa kulay ng shell. Okay. So pagka ready ka na, pwede rin namin ipakita sa iyo yung mga yun. Sige po. Oo. Okay. Yan po mga kasityos, nakita niyo po. Ano nga ulit ito sir? Cornish. Cornish? Yan po ano yan? Bresse. Cornish, Bresse. Yan po mga, pero... Manok din po rin, manok pa rin po yan mga kasityo. Cornish Bresse. Yun, taro, let's go. Punta naman tayo sa ibang range, alaga na siya. Kasi itong range natin dito, dyan namin pinapalaki yung mga sisiyo na binreed natin. So after siguro mga 4 months, basta nalaman na namin yung lalaki at babae, hinihiwalay na namin yung mga lalaki. Okay. Yung mga lalaki na hindi pwedeng gamitin pang-breeding, pinakatay na namin, tapos yung mga ready na for breeding at napipili namin sa ganda ng katawan, tinatabi namin for breeding. Tapos yung mga babae na of age na, dinadala namin sa ibang range para mangitlog na sila. Oh, yun pupunta natin yung ibang range. Doon tayo papunta. So, tulad ng sinabi ko sa'yo kanina, yung mga breed ng manok namin, pinipili namin sila base sa kulay ng itlog na nililay nila. So, tulad nito, ito ay copper na kulay. Copper. Yes. So, copper. Ito, galing naman to sa isa sa mga lahi ng manok na alaga natin. This is color blue naman, no? Blue. Yes. May nakukunan din tayo ng mga brown tulad nito brown. At nito, no?
And usually meron din kami nakukuhang green at saka mga batik-batik, pero baka itong umaga na ito wala pa yon, so baka mamayang hapon makakuha na sila ng color green at saka ng mga batik-batik. Pero ito sir, ito yung itlog na ito sir, ano to, palahi o kinakain din? Ito yung mga for consumption, ito yung kinakain. Ay, kinakain lang, pero may mga, pag mga palahi po talagang alaga to. Yes. Kasi ito, kusang iniitlog nila ito, wala silang kasama na lang. So imbog sa pagkain. Yes. Imbog yes. Sa pagkain, okay. Yes. Yung mga kasi Chos, ito yung mga itlog nung aming pinuntahan doon na, anong chicken naman eh? Ibang lahi naman ito, doon okay. Sa Cornish. Ayan yung dito sa mamaya, pupuntahan din namin ni Sir LJ, yung kung saan ang gagaling ito, dahil napakalan itong mga kasi Chos. So ito yung mga itlog na mga pinapakain nila, kaya pumunta naman tayo doon. Saan tayo pumunta ngayon, sir? Doon naman sa range kung saan nangingitlog yung mga manok. Yun mga kasi Chos, doon naman kami sa range. Let's go! Mga itlugan. Ito yung mga itlugan mga kasityo. Yan sila nangingitlog. Yun mga kasityo, nandito kami ngayon sa another... Range. Another range. Stay, Jesse. Ano na pakuha si Jesse? Jesse. Yun, ito na yung mga puro babae. Yan mga kasityo, makikita nyo, puro babae. Ang lalaking manok. Sa klase pala, makikita nyo ngayon ipapaliwanag na naman ni Boss LJ kung ano ang mga manok na yan. Nandito kami ngayon sa iyo na napakaraming manok. Si Sir LJ magpapaliwanag kung anong mga klaseng manok yan at ano ang pakinabang niya. Kasi kanina mga kasityos, kinunan ko yung mga itlugan nila. Diyan pala sila nag-iitlog. So para malino po, para alam ninyo, si Boss LJ magpaliwanag sa inyo kung anong mga klaseng manok yan. Boss! Magandang hapon ulit sa mga viewers ni Chairman Dan. Para lang sa kaalaman ninyong lahat, isa-isahin ko yung mga iba't ibang lahi na alaga namin dito base sa kulay ng itlog na nilalay ng mga manok natin. Mm-hmm. So yung mga itim natin ng mga manok dyan, itim na manok tapos itim din yung paa, makikita nyo, yun yung tinatawag nilang mga Australorp. Australorp, yes. Itong Australorp na ito ay nangingitlog ng brown na itlog. Yung parang talisain dyan na sa gitna, yung parang may itim dyan sa leeg, yung nag-iisa dyan sa gitna. Ayan naman po ay tinatawag nilang Easter Egger. Easter Egger. Yes. So yan naman ay nangingitlog ng green na itlog. Itong parang mga abungin, yan yung tinatawag nilang Americana. Americana. Yeah. Yan po ay nangingitlog ng asul na itlog. Itong mga parang brown red na manok, mm-hmm. Yan naman po ay tinatawag nilang Rhode Island Red. Mm-hmm. Sila rin po ay nangingitlog ng brown na itlog. Doon naman po sa likod, halos na doon sa may corner, mukha siyang bulik, yung black and white na parang bulik. Ang tawag nila dyan ay Plymouth Barred Rock. Yan din po ay nangingitlog ng brown na itlog. At sa ayon sa mga records, siya po yung pinakamasipag mangitlog sa lahat mga lahi dito. So kung may nagmabalak na mag-umpisa rin sa ganitong venture, ako nire-recommend ko talaga yung Plymouth Barred Rock. Yung iba pa namin lahi dito, yung parang abuhin na nandoon na may balahibo sa paa, yan naman ay tawag nilang marans. Yung marans na yan ay siya yung nangingitlog nung copper, yung parang pinaka dark brown na itlog. So yan po yan, no? Tapos yung makikita nyo dito yung all white, yan po yung isa sa mga brese natin, no? So pinababayaan muna natin sila dito
Kasi naghahanda na rin kami para sa breeding season na umpisahan namin itong katapusan ng November. November, oh. Pero, kung sila dyan, halimbawa nagka-interest yung ating mga viewers, ano ang, ba, gusto nila mag-alaga, nagka-interest po sila, paano po yan? Bibili sila o paano po buwang ano? Well, maraming nagbebenta sa internet ng mga breeders ng mga manok. Ako, I would recommend na bumili ka sa breeder na nagbebenta ng mga tinatawag nilang ready to lay. Pagka ready to lay na, siguro mga nasa kulang-kulang 6 months na yan, 7 months, at kung pwede, nakumpleto na nila lahat ng bakuna ng manok. Kasi yung mga iba, nagbebenta pa lang either itlog or nagbebenta sila ng mga 1 week old or 1 month old, eh para kapag nagsasapalaran dyan, hindi ka pa sigurado kung mabubuhay yung manok, yung sisiyo. Diba? So, mas importante, hindi na baling mas mahal ng konti, importante dyan, buhay. Ah, yun. Okay. No? And, usually, itong mga manok na ito, they will lay 70% every day for 1 year. Ah. No? So, kung ano mo yan, co-compute mo na lang yan, in 365 days, maglilay sila for 70% of 365 days. So, ganun karaming itlog ang makukuha mo sa kanila. So, bawi, ano? Yes. So, depende na lang yan sa dami ng itlog na gusto ninyong i-produce, ganun karaming inahin ang kukunin ninyo. So, ganun na lang ang pag-compute ninyo. Pero syempre, sa lahat ng mga negosyo, pagkadating sa agriculture, volume talaga ang labanan dyan. So, mas marami, mas maganda. Mas maganda. Eh, tayo, konting-konti pa lang kasi syempre, ito pang sariling lang dito sa bahay at saka, alam mo naman, marami tayong bisita rito. Never tayo nawawalan ng bisita rito. May panghanda. Oo, kailangan lagi meron tayong panghanda. And at least dito, alam natin kung ano yung kinakain ng manok. Alam natin ang alaga ng manok. Kaya hindi tayo nagdududa sa quality ng produkto na nilalabas nila. Lalong-lalo na yung itlog na kukuha natin dyan araw-araw. At ang maganda sa ganitong klaseng negosyo, sa mga gustong magnegosyo ng ganito, ay araw-araw mag-itlog. So, araw-araw ka na may cash. Okay. So, kung meron man interesado, nire-recommend ko rin yung ganito. Pero LJ, ano lang, Boss LJ, kasi wala siyang lalaki, ano yan, pwede rin sa, pag halimbawa pinalahi mo, lalaki, partner na lalaki? Pagka, yes. Kung magbe-breeding ka, kailangan na yung kasamang lalaki. Oh. Yes. And then, pagka mangingitlog lang siya, kailangan ng papakain mo sa kanya, hindi bababa ng 19% crude protein yung pagkain nila. So, tatanungin mo na lang yung mga nagbebenta ng feeds kung ano yung crude protein. Crude protein. Yes. So, kailangan hindi bababa ng 19%. Okay. Yan naman kasi, Diyos. Nakita nyo na, nandito kami sa kabila ngayon at yan, may ganun karami. Nakita nyo yung dami ng manok, ang lalaki. Mahirap ang huli kasi ang hirap hulihin mga kasityo. Kasi baka mamaya mapilayan. Yung mga kasityos, ewan ko saan pa tayo pupunta, sir. Okay na muna ito. Okay na muna, sir. Yung po mga kasityos, doon na tayo sa Kubo. May mga personal na akong tanong mga kay Boss LJ. Tatanungin po natin siya ngayon kasi talaga napaka... Mga kasityos, makikita nyo po siya sa Boss LJ. Napaka relaxed. Simple lang. Simpleng pagkatao lang. Dito lang siya, oh. Kaya sana pag sumikat na ako, gusto ko rin magkaroon ng ganito. Kaya tara din tayo sa farm. Yes! Diyos, meron din silang mga alagang buboyo. Pero sa ngayon daw, ito. Ayan. Ay, ibang buboyo. Pero mas masarap yan. Pero mas masarap to. Ay, yung mga kasi, Diyos, ito yung mga pururot boys nila. Sa farms. Sa farm ni Boss LJ, yan. Ayan. Ayan. Pupunta kami ngayon sa Lagoon.
sa alaga ng ayun, dami, lawak pala. Malawak nga, ayun. Ayan. Yan po mga kasityos. Nandito, kung nakikita nyo po mga kasityos, yan po yung mga tilapia. Mga tilapia. Talag, tilapia sa katalag. Hindi na kami papasok kasi. Sa another episode na lang ito mga kasityos. Ayan. Sila yung mga katiwala ni Boss Elvis Lugo sa farm na ito. Guwapo, diba? Comment lang kayo kung may mga okay ka. Sila talaga. Yeah, mga kasityos, naikot na po namin yung mga farm. Nakita nyo na po yung mga vlog namin kanina. Marami siyang alaga, may alagang baboy, mga manok na parang bibihira lang makita sa Pilipinas. Parang sa kanya lang, sa farm nyo lang makita mga kasityos. Mga kasityos, tatanungin natin ngayon si Boss LJ about sa personal na buhay niya. Dahil si Boss LJ po, nagmula sa mga politics na family, mga sumulong. May alam naman po ninyo sa mga taon noon, mayroong mga sumulong naging senador. Ilan ba ang naging senador naging sumulong? Dalawa po. Dalawang sumulong ang naging senador. At nung ngayon, sila Mayor Victor Sumulong. At ngayon, ito na po siya. Isa po yung apo, pinaka-apo po kayo. No? Yung mga kasi ito, tatanungin po natin. Boss, nung tayo po ay wala sa nagpahinga sa paglilingkod bayan, ano mga hindi pinagkakaabalahan ng panahon? Salamat sa tanong, Dan. Apo. Basically yung time na nagpahinga kami sa politika, never po kami nagpahinga sa pag-serve sa ating mga kababayan, kabarangay, kapwa antipolenyo, kasityo. Yes, kasityo. Hindi yan mawawala talaga sa aming buhay kasi kahit na papaano ay marami tayong mga kaibigan na paminsan-minsan ay nangangailangan ng tulong at hindi naman po natin kayang talikuran ng ating mga kaibigan. So, never naman po tayo nawala talaga sa eksena sa pagtutulong. Hindi lang po tayo nakapwesto. Okay. Eh, boss, sa ngayon, siyempre, parating na naman yung halalan. Eh, kayo ho ba? Ano ho ba ang plano ninyo? Kayo ba ay susubok pa rin para maglingkod, para mag-continue sa paglilingkod, na yung lahi ninyo is continuous pa rin yung paglilingkod. Ano ang plano nyo ngayong darating na labanan? Dan, itong darating na 2022, in-offer ko ang aking sarili sa bayan ng Antipolo, lalong-lalo na sa pangalawang distrito. Para magtrabaho bilang isang kunsihal ng bayan. So dito sa trabaho na ito, hindi naman po tayo nahuhuli pagkadating sa kaalaman or sa experience sa ganitong klaseng trabaho. Okay. Alam mo yung family namin napakatagal na sa public service. Actually, hindi nga sila nakukonsider na politicians. They're considered statesmen and public servants. At yung panahon na naglingkod sila ay talagang nagtugma sa kasaysayan ng development ng ating country. Tulad po ni Senator Juan Sumulong. Yung panahon na naglingkod siya, it was at the time na bagong silang pa lang ang ating bansa noon sa pagkakahiwalay galing sa American colonizers. So, kakakuha pa lang natin ang independence natin as a country. So, ini-establish pa lang natin yung sarili natin sa panahon na yon. At yun po yung naging role ni Senator Juan Sumulong. Si Lolo Juan. At yung anak naman po niya, na si Senator Lorenzo Sumulong, yung panahon naman na nag-serve siya was post-World War II, o pagkatapos ng pangalawang digmaan. Instrumental po siya sa pag-rebuild, hindi lang po ng Antipolo, kung hindi po ng buong Pilipinas. And nung panahon naman po na naglingkod si Tito Vic, yung ating kauna-unahang congressman at naging mayor ng Antipolo, it was at a time naman po na ini-establish natin yung Antipolo as a city from the time na
munisipyo tayo. So depende po talaga sa panahon ng ano ng history and development ng ating country. Sa ngayon it's nasa crossroads na naman tayo sa ating country, lalo na dito sa darating na halalan nito. Very critical ang choices na gagawin natin. Ang magiging role natin, albeit sa konseho, I think only time will tell kung ano role na mapiplay natin dyan. Pero ako'y nagpapasalamat sa aking mga ninuno sa magandang pangalan na pinamana nila sa amin. At sigurado naman na hindi ako gagawa na kahit na anong bagay para sirain yung bahid, legacy. Bahid ng legacy. Iniwan nila sa amin. Legacy. Yun, before nito, boss, itong nung dati pa nung nag-ano ka, naging di ba naging consul ka? Opo, opo. Nung pagkamatay po ni Mayor Vic, nagkaroon po ng succession. Mm-hmm. Kasi yung ating vice mayor naging mayor, mm-hmm. yung number one councilor naging vice mayor. Mm-hmm. So nagkaroon po ng opening sa konseho. Mm-hmm. At nung panahon po na yun, ako po ay napili para i-appoint na konsehal nung panahon ng 2009 mm-hmm. hanggang 2010. So 1 year and a half. Yeah. After po nun, tumakbo kayo, pinalag? Tumakbo po ako bilang congressman, pero siguro iba yung plano sa akin ng Diyos. At binigyan ako ng panahon para palakihin yung aking mga anak at siguraduhin na matibay yung aming bonds and relationship. And I think it was very timely kasi kailangan ng mga anak nila, ang mga anak ko, ang tatay nila at a very crucial time ng paglaki nila. Pero, so, blessing na rin in disguise. Okay. Pero ngayon, successful naman po lahat. Okay naman? So far, no, I am pababait naman lahat okay. ng mga anak ko. Saka nakikita okay naman po naman sa personal. School. Mga kasitso, kung makikita nyo po sa personal, si Boss LJ, masasabi nating mahinhin, napaka-relax. Magaan pati sa loob, mga kasitso. Ganun po siyang magsalita, napaka-fluent. Ganun po siya, mga kasitso. So, sana po, Boss, kung ano man po yung mangyari sa darating na ano, kasal na lang po natin, basta alam naman po namin na sana po maging continuous pa rin yung naging legacy ng magandang araw mga kasitso. Ito po si LJ Sumulong, kumakatok sa inyong mga puso para mabigyan ng pagkakataon para tayo po ay magtulong-tulong para sumulong ang antipolo. Ako rin po ay humihingi ng suporta ninyo para sa kay Chairman Dan Banaag, please like and subscribe his YouTube channel. Maraming salamat po. Kasi Diyos, dahil sa laki ng farm na to, hindi ko kayang lakarin. Nagamitin ko to, iikutin ko tong 28 hectares. Let's go! Grabe, ang lawak. Yung mga kasintos! Yung mga kasintos, kung bago ka lang sa channel ko, please, hit notification bell, pinutin ang all, para lang hindi updated sa aking mga bagong upload. Yung mga kasintos, maraming salamat sa iyong pagtataga sa aking vlog ngayon. Kung may mga comment po kayo, comment na po kayo sa comment section ng vlog na ito, mga kasintos. Kung interesado kayo na mag-alaga ng mga hayop dito. Let's go!